Hi, welcome back to the Splinterlands Arena. This is Joseph. Okay, so may bago tayong video ngayon at pag-uusapan. So ito tungkol tong sa itong account na to, si Lakad Matatag. Okay, so tumubo siya ng 252 BEC. Alright, so ipapakita ko sa iyo kung paano or mga tips. I-share ko lang dito sa video. Kasi alam niyo naman doon sa Splinterlands community, pag nag-post, sir pa, ano naman po yung pa-view naman yung mga nirenta nyo. Pa-view naman yung mga ano. So ganito, ganito lang guys. Alright, so ito, actually natural bronze talaga ito, yung account na to. Kasi nag-expire na yung nirenta ko. So yung power niya is 400. So ito lang yung natural na power niya. And ito yung mga own cards. Okay, ito lang. So umabot ang 400. Ngayon, pakita ko lang sa iyo kung tapos at the start, ang balance ko dito eh, dati is 1,462. So tapos naging 1,714. Okay, so may trabaho pa ako niyan, hindi pa ako naglalaro ng maigi, nag-grind. Kasi syempre kailangan ko rin hatiin yung oras. Pero at least hindi na masama, di ba? Alright. First thing, kunyari sabihin natin na magre-renta tayo for silver. First thing, huwag nyo nang isipin mag-gold or ano yung magandang gold or ano. Ang isipin nyo, yung unang-unang summoner. Yung unang-unang yung isipin na is yung summoner. Okay, so punta kayo sa market. Unang-unang yung isipin ay summoner. Now, nakita ko dito sa lineup na to, ito yung mga pinakamurang summoner na nakita ko. So, sa case ng aking account kahapon, ito yung pinili ko, si Vera. Alright? Pero hindi lang siya, hindi ko siya binili ng level 1. Binili ko siya ng level 4. Okay, kasi ito, makikita natin dito bakit level 4. Kasi, kung pupuntahan natin ang ating league, alright? Diba ang target natin, nasa bronze tayo ngayon, ang target natin maging silver. Silver 3. So ang power natin kailangan is 15,000 power. Alright? Okay. So, syempre, magkakaroon tayo ng power dahil para magre-rent tayo para magkaroon ng power. Diba? Para mas mataas yung loot. Ngayon, titingnan natin dito sa power silver dito sa summoner level limits dito sa baba. Sinabi dito is common 5, rare 4, epic 3, legendary 2. Ibig sabihin yan, common kaya niyang mag-handle ng common na level 5, rare 4, epic 3, legendary 2. Okay, so yan ha, 5, 4, 3, 2. Tandaan nyo lang, silver 5, 4, 3, 2. Okay, so ngayon, balik tayo sa summoner na pinili ko. Okay, si Vera. Ito, punta tayo sa summoner, yan, Vera. Magre-rent tayo ng Vera. Ito yung ginawa ko kahapon lang, parang nire-re-enact ko lang this today, para malaman nyo lang. Ito, unang-una summoner si Vera. So, titingin nyo muna yung stats. Diba ang sabi doon sa silver, 5, 4, 3, 2. So dito, kung nga, 5, 4, 3, 2. So ang hanapin mo ngayon is level 4 na Vera. Okay? Kasi kaya niya mag-handle ng level 5 na common, level 4 na rare, level 3 na epic, at level 2 na legendary. Okay? So yan, na level 4. So balik ka ngayon sa rent. Okay, so sa rent,
click mo yung pinakamahal. Tapos, tingnan mo dito, guys. Tingnan nyo dito. Ayan yung, ay, lumaki. Ayan. Ayan, level. Hanapin nyo lang yung level 4. Okay? O, ayan, level 4, 50. 50 DC. Pero, baka, hanap ka muna mas mura, baka meron. So, wala na. So, ang pinakamura niya, level 4, is, okay, 33. So, 33 DEC siya. Okay? So, yan. Ganyan lang yung paghahanap. Sir, bakit? So, magtatanong sa akin, sir, bakit hindi yung mga malalakas na summoner? Like si, ano, Alric. Yan natin. Eto. Dito, maglalaro tayo wise. Wise tayo dapat maglaro. Kasi, kung ma-maximum natin, maximize natin, kasi ito kasi, pinakamurang, ano, cards. So, ang target natin, manalo. Ang target natin, tumubo, kumita. So, itong pinakamataas na to, dito sa taas na to, tinang one of the cheapest summoners. So, kung pipiliin nyo na si, ano, sabihin natin yung mga kilala dito, yan, yan, si Yodin. Tingnan natin kung magkano yan. Kung magre-renta ka, pinakamura. O, oh, diba? 99. O, oh, stats niyan. Ma'am, level 1 lang yan. 3, 2, 2, 1 lang. Eh, ang hinahanap natin is 5, 4, 3, 2. Level 2 hanapin, diba? So, napakalaki ng difference. So, level 2 na Yodin kailangan hanapin mo. Alright? Tingnan natin magkano ang presyo niyan. O, level 2, 600 na. So, ayan, level 2, 600. Okay, then may mga baba, 390. 268. Which is, hindi siya viable. Kasi, hindi naman tayo mayaman sa DLC. Kailangan natin kumita, di ba? So, ang dineside ko is, murang summoner. Okay? Na kayang mag-handle ng level 5 na creatures, level 5 4 na ano, level 5 na common. Okay? So napili ko 'yan. Now, syempre, iikot tayo dun sa deck. Bibili tayo ng magre-renta yung cards ng so water elemental si Vera, 'di ba? So ano tayo, so monsters. Okay. So ngayon, ito yung mga tip ko, ito yung mga binili kong ni-level up. Alright, so sa common, punta ka sa common. Ito yung mga kinuha ko. Ito, Pelacor, Bandit. So, common siya, pwede siyang maging, pwede siyang ano, ito, level 5 nito. Diba commons, nakasulat dito, common. Sa silver, kaya allowed ang level 5 na common. Okay. Tingnan mo yung difference ng stats niya sa level 1. Tingnan mo yung difference pag level 2 na. I mean, level 5 na. Okay. Diba? Ang laki ng difference. Tingnan natin dito sa stats para mas madali. Ayan, level 5. So, 2 attack. 4 yung health. 4 yung speed. Kung level 1, 1 attack lang. 3 yung speed. 2 yung health. Okay? Napakalaki ng difference. Okay? Yung 2 damage na yan, laking difference yan. Okay? So, ito yung binili ko. Mura lang naman to, guys. Kayang-kaya. So, ayan. Nga pala, yung nagastos ko lang dito, mga 294 DEC. So, ayan. Number 1, binili ko yan. Kasi pang, ano, syempre, sneak. Tapos flying pa. Maganda tong Pelacor. Tapos ako, ano pa ba sa common? Ito, pinili ko rin to si Crustacean King. Para siyang tingnan mo yung level 5 niya. Okay? Level 5 niya is may pwede na siyang umatake. Samantalang yung level 5 ng level 1 ng Crustacean King, di ano umatake, nagigil lang. Pero pag ni-level 5 mo siya, umatake siya, nagiging range na. Okay? Alright. So, naging 4 pa yung health niya, di ba? Laking difference pag ni-level up mo yung cards. Nirenta mo yung mga level up cards. Bonus yon. Yan, Crustacean King.
At Spineback Turtle. Kinuha ko rin to. Tignan mo, ito, level 5 ng Spineback Turtle. Isipin mo, may thorns na siya. Parang, ano, mini Milo Crowley na creature. So, di ba, lakas. So, 2 damage, 6, tapos 3 pa yung armor. Okay? Siya yung malakas na tanke. Pagka small, pagka kailangan natin ng mana na small mana cap lang, kayang tamang-tama itong Spineback Turtle. Okay. So, common. Yan lang yung ano ko. Yan lang yung binili ko. Common. At punta tayo sa ano. Sa rare. Of course, meron na akong binary. Level 1 ko lang to. Ni-level 1 ko lang. Kasi ang target ko lang naman dito is monsters gain 2 armor. Yan. Naga Windmaster. Kinuha ko rin to. Level 4. Ano nga pala to? Rare. So, level 4 na Windmaster. Level 1 lang na to. Kahit level 1, pwede na to. Binary. Naga Windmaster. Level 4. Okay. Ito pa lineup ko. Pa-lineup ko sa ano. Ayun lang, yan lang sa rare. Teka, matred. Sa epic dito, ito pa pala, ayan. Ito yung pinag-favorite kong card. Na? Kasi ito epic, so kailangan level 3. Hanapin mo yung level 3 niyan. Stats niya level 3. Ito sir, tingnan niyo sir ang ganitong damage. So double attack si Axe Master, di ba? Pero top 3 yung damage niya. Eh kung double attack, 6 damage agad yun. Okay? Yung speed niya, mabilis pang matake. Yung health niya, 6. Kaya ito yung pinaka core kong card sa deck, si Axe Master, level 3. Okay? Alright, Torihilio. So main tank pa to. Level 3 rin. Okay? Okay, the best ring siya. That's it siguro. Tapos wala na akong sinirentang ano. Alam ko guys, pag nagrenta ka dito, sa ang laki ng DLC mga gastos mo. Kaya so hangga't maaari, doon lang ako sa epic. Okay? Doon lang ako sa epic umikot. Alright, yan guys yung first deck ko, si Vera. Okay, ngayon since hindi ko pa siya na, since yung pag-rent ko hindi pa siya umabot ng 15k, kasi ito, tinan mo sa chart, ito yung tina-target natin guys eh. Less silver 3 eh, nasa bronze ako, diba? So ang target natin is silver 3. Ang kailangan natin is 15k power. Now, nung nag-renta po ako guys, hindi pa rin umabot ng 15k. So, nag-rent uli ako ng another deck. So, this time is dragon. Okay? Alright. Bakit dragon? Kasi pwede mo siyang i-combine sa bawat ano elements. Saka malaking, maraming mga OP dito, overpowered na creature. So ito lang naman yung kinuha ko, Fire Spitter. Alright, so epic siya, so level 3 na Fire Spitter. Alright, 4 to pass. Ito Manticore. Best na siya, siya yung best na ano na second position. Ayan. Pag mga ganyan, second position, maganda siya. Parang ano siya, backup sa tank. Pang second position siya. Tapos, ito, Vigilator. Alright, ito yung paborito ko. Although legend, so, kaya nung nag-rent ako nito, medyo lumampas ako ng 15,000 eh. Pero ito, ang laki ng tulong nito guys sa paglalaro kasi double attack siya. Kung may alam niyo guys to sa silver, marami siyang mga condition like ano lang sneak. Ang attack nito 4 beses.
So overpowered. ang lakas nito. Tapos ito, meron pa siyang ability na thorns. Tapos double attack pa. Okay, so binili ko to, paborito ko siya. Ang galing. Although medyo mahal, okay lang. Saswak sa budget. Okay. At yun lang yung nared ko, tatlo lang. Ito. Saka yung Vigilator. Wala na. That's it. Alright, so dun lang. So nung time na yon, mabat lang ako ng 19k dahil dun sa Vigilator na yon. Nag-rent ako ng ano. At ito yung mga resulta. Rating ko ngayon is 2076. So ibig sabihin tapos din mga at capture rate ko is 62. So hindi 62. So kasi is nag-start ako nito, ECR ko is 100%. All right. Ngayon nabawi ko siya bandang 80% na. Nabawi ko na yung puunan. Tapos 80 to 70 to 60 yan, dun yung kita ko. Alright, dun ako kumita. Alright, so tip ko rin ko guys, huwag nyo sasagad hanggang 50% lang siya, ha? 50% stop na kayo maglaro. Tapos kung sino may multiple accounts dyan, hanggang 50% tapos lipat na kayo sa isang ibang account. Okay, so hangga't maaari nasa 95 or 100 yung ECR mo para ma-maximum mo yung maximize mo yung ano winnings. So para malaman ang kinita mo, dito ka punta sa upper right corner, click mo lang yan yung pangalan, tapos balance history. Okay, dito saka dito mo malalaman yung ayan, nirenta. Ito ah. Nasaan ba yun? Reward. Okay, market rental. Nakikita nyo guys, ito ah. Ilan lang yung nirenta ko. Ayan. So, ayan. Ilan lang yung nirenta ko, yan lang. Umabot na ng 15k. So silver ka na. So okay. So kinalculate ko yan, 294 DEC. Tapos nag-start ako ng is 1175 DEC. Tapos natapos ako nang 1714. Okay, di ba? May trabaho pa ako niyan. Hindi pa ako fully naglalaro. May trabaho ako. So ilang games lang 'to. All right, makikita nyo. Meaning to say, yung nirenta mo, very efficient. Lagi siyang panalo. Kasi malalaman nyo naman guys, pagka hirap na hirap kayo manalo, hindi nyo pa nagigets yung rank, rating nyo, maga umabot ng ganitong rating, hindi kayo manalo-nalo hanggang sa bumaba na yung ECR yung ano na yun. Ibig sabihin, hindi effective yung pagre-rent nyo. So technique lang, tips lang, ano lang kayo, ito lang. Yung water elemental si Vera, yan ang tip ko, saka dragon summoners. Okay, so ito yung full lineup ng dragon ko. Alright, papakita ko sa iyo replay. Paano ba to, laya ng replay to eh. Ah, ito replay. Alright. Okay. Music is the sound lakas. Alright. So nag-ano ako. Ay nga pala, nakalimutan ko pala sa dragon si Beto Brighton Bloom. Ito yung summoner ko for dragon. Mura rin siya. So maraming magandang
ano, kaya lang mahal. Pero ito, good siya kasi for sa mga ano, sa condition na may earthquake, automatic click anima na si Bright and Bloom. Alright, diba? Okay, sige, i-play ko na to. Makita niyo yung gameplay. Sobrang lakas nitong lineup na to. Okay. So, yung guys, kalaban mo, mga level up na rin. Level 4, level 5. Okay, level 2. Okay, level up na rin yan. Oh. Lalaman niyo naman din dito yung mga star. So, guys, pagka magrerenta kayo, wag agad isipin yung gold. Ay, kailangan ko ng gold na ano para tumaas yung power. Kailangan mo, pag magrerenta kayo, yung magagamit nyo. Okay? Yung magagamit nyo. At dapat efficient yung pagrerenta. Make sure, tingnan nyo yung graph. Ngayari, pero ako hindi ko nilitingnan eh. More on dun ako sa lineup, sa deck. Tapos, titingnan ko uli yung ano, double check kung mabot na. Pag hindi pa, rent uli ako. Ganun, ganun lang naman. Alright. Okay. OP tong lineup. Tandaan ko. So, Vera at saka si Brighton Bloom. Tapos, minaximum ko na yung ano nila. Minaximize ko na yung level capacity ng silver, which is 5, 4, 3, 2. Alright, ano pa ba? Saka sa quest nga pala, kasi dito kay Lakad Matatag, dalawang quest nun. So hanggat maaari, huwag kayo magre-refresh. Magre-refresh ng quest. Okay? Kasi mawawala yung pangalawang ano mo nyo. Pangalawang reward, quest. So don't ever try to refresh it or click na new quest kasi mawawala yung pangalawa. Okay. Ito kada kasi tatlo yung account ko, so lalabas to. Ito hindi ko muna lalaruin kasi pang ano ko na yan. Next na laro na bukasan kasi mamaya maglalaro ko ng another account. Magrerenta ako, which is ng katulad nito. Okay? The to go for silver. Now, ang tanong sa kay Lakad Matatag, nasa 2K 2 rating tayo. Meaning to say, ang rating na yan is pang gold. Alright? Pang gold na yan. So, ibig sabihin, yung iba nahihirapan magkaroon ng ganyan rating. Sa akin, nadalian talaga ako. Kasi dun sa mga nirenta ko, sobrang lakas. Ang lakas ng lineup. Okay? Eto. So, kung may magtatanong sa akin, anong gagawin mo? Silver gaming ka pa rin ba? Or isasagad mo siya sa gold? Okay, so palagay ko, siguro sa aking Dark Energy Crystal, at tinan nyo naman ang ating reward system ngayon, ang tataas per win, at check nyo ang gold. Okay? So kung ita-target mo gold, kasi yung rating mo pang gold na eh. So ang power which is ito, tingnan yung power, kailangan niya is 100k power. Alright, so magbibigay ako ng separate video dyan. Okay, so sa kailangan matatag na account at kasi sayang kasi pagka ginold ko yan, yung loot chest niya or daily quest is 6, diba? So imagine yung daily quest mo pag ang bukas mo 6 na, diba? Eh dalawa pa yung quest mo magkasunod, o di 12, diba? Laking bagay, diba? Right? So antabayanan nyo na lang yung next video ko kasi kay Lakad Matatag, kasi rating ko is 2,000. We will go for rentals para magka gold tayo. Gold gaming naman tayo. Okay? Alright. So, hanggang dito na lang. So, for silver, ito lang naman yung ano ko, tips ko for silver. Alright. See you in the next video. Alright. Bye.